Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang nabunyag kay Crawford, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga po nating lahat na yamado ang WBO welterweight world champion Terence Crawford papasok sa bigating undisputed title fight nito kontra sa kapwa niya undefeated and current unified world champion Errol Spence Jr. na gaganapin sa July 29. Ito po ay dahil mas madaming mga boxing analyst ang naniniwala na mas magaling na fighter si Crawford kay Spence. Lalo pat ngayon na mahigit isang taon nang hindi sumasampa sa ibabaw ng lona si Spence. Pero tila may nakakagulat nga pong ibununyag ang legendary fighter na si Shane Mosley sa publiko kahapon lamang. Ito po ay matapos sabihin ni Mosley na sa katunayan umano ay nag-sparring na dati si Spence at Crawford, kung saan nawasak at nasaktan daw talaga ng gusto si Crawford sa mga suntok na natatanggap niya galing kay Spence. Kaya naman dahil dyan ay bagamat madami ang nagsasabi na si Crawford ang magtatagumpay sa mega showdown ng dalawa, ay hindi niya daw talaga ito kinakagat. Paliwanag ni Mosley na magiging mahirap daw talaga ito para kay Crawford dahil nakatatak na umano sa isipan nito na nasaktan siya ni Spence sa sparring. Pero ganun pa man nga po ay hindi naman sinabi ni Mosley kung anong taon na ganap ang nasabing sparring session. Hindi naman kasi pwedeng maging basehan ang kanilang sparring kung nangyari yon noong mga oras na nasa 135-pound lightweight division pa lamang lumalaban si Crawford. Dahil dehado talaga siya sa sitwasyon na yun. Lalo pat buong professional boxing career ni Spence ay sa 147-pound welterweight division na talaga ito sumasabak. Sa kabilang banda naman mga idol ay may mga maduming gawain nga pong sinubukan ang kampo ng African World Champion sa ating pambato na si Reggie Suganob bago ang kanilang world title fight kahapon, kung saan natalo ang ating kababayan via lopsided unanimous decision. Ito po ay matapos ibunyag ng PMI Bohol Boxing Stable na isang gabi bago ng laban ay tatlong beses kinatok ang kanilang kwarto, 9 PM, 11 PM at 1 AM, dahil hinahanap daw ng mga ito si Reggie Suganob upang istorbohin lamang ang ating pambato sa pagpapahinga nito at mawala sa focus. Subalit ayon sa PMI Bohol Boxing Stable ay nabigo ang kalaban sa maduming taktika na ito, dahil ang hindi nila alam ay sa ibang kwarto nila pinagpahinga si Suganob. So dahil dito ay mukhang inaasahan na din ang kampo ni Suganob na may masamang balak ang kampo ni Nunshinga kasi sa ibang kwarto na nila ito nilagay. At hindi din naman natin sila masisisi, kasi yung mga kababayan natin na may mga experience ng lumaban sa ibang bansa, particular sa Africa, ay sila mismo ang makakapagsabi na talamak talaga ang mga dayaan sa lugar na ito upang masigurado lamang nila na ang kanilang mga kalahi ang mananalo sa laban. So, hello kay Martin Quintano ng Sports Talk PH. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon ng aros na tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon, mga Pinoy na